Inanunsyo ni Pangulong Rodrigo Duterte na handa siyang makipag-usap sa bandidong grupong Abu Sayyaf kung ito ang magpapatigil sa kanilang gumawa ng karahasan. Sinabi ito ng Pangulo sa kanyang talumpati sa Zamboanga City matapos niyang bisitahin ng mga sundalong nasugatan dahil sa kanilang naging operasyon laban sa Abu Sayyaf Group sa Basilan at Sulu. Kasabay ng pagarangkada ng Black Friday protest, muling nagkomento si Pangulong Duterte hinggil sa paglilibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. At ayon sa Pangulo, sinusunod niya lamang ang batas na pwede sanang amendahan noong Pangulo pa sina Benigno Aquino III at ang ina niyang si Corazon Aquino. Ang karagdagang detalye sa report ni Lala Babilonia. Lala. Yes, Kathy and Aljo, binisita ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Camp Navarro Hospital sa Zamboanga City upang bigyan ng pagkilala ang mga sundalong sugatan mula sa pakikipaglaban sa Abu Sayyaf sa kanilang operasyon sa Jolo at Basilan. Ani Duterte, kung tutuusin ay kaya niyang ipag-utos sa Armed Forces of the Philippines na magsagawa ng all-out operation at tuluyan ng sakupin ang mga lugar kung nasaan ang mga naturang bandidong grupo. Gayunpaman, hindi umano ito maaaring gawin sapagkat may mga madadamay na senteng sibilyan. Giit pa ng Pangulo, handa siyang makipag-usap sa mga Abu Sayyaf sa pag-asang sa pamamagitan nito, mabibigyang daan na matigil na ang ginagawa nilang pagpatay at karahasan. Ayon kay Duterte, maaring ipatupad pansamantala ang federalismo kung ito ang magpapatahimik sa bandidong grupo. Bukod dyan, nanawagan si Duterte sa mga Abu Sayyaf na magkaisa na tayong lahat bilang mga Pilipino. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Kikinig naman kayo sa akin. No offense intended, sama kayong mga Abu Sayyaf. You know, this is not really our fight. It was a fight by the colonials. Pagkaroon tayo ng republic, ate na mismo, nag-usap-usap yung mga minuno natin. Sila, lahat na. Maguindanao, Maranao, Ilocano, Bicolano. And despite of our differences, in the dialect, in our manners, behavior, we, our forefathers, decided to form one country. Samantala, sa araw ng malakihang kilos protesta laban sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani, iminungkahi ni Pangulong Rodrigo Duterte na bagamat hindi bayani si Marcos para sa nakararami, isa naman siyang bayani para sa mga Ilocano. Gayunpaman, nire-respeto umano ng Pangulo ang mga bumabatikos sa kanyang desisyon. Sa katunayan, pinayagan ni Duterte ang mga rallyista na magsagawa ng kanilang kilos protesta ngayong araw kahit na wala silang permit. Muli nating pakinggan ang pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte. Further, right. I said, I may disagree by what you say, but I will defend your right to say it. That's this rally of those are borrowed terms. Nakahuling update mula sa pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte sa Camp Navarro, Zamboanga City para sa PTV News. Protesta laban sa paghihimlay kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Yan po ang tema ngayon ng taunang oblation run ng mga miyembro ng Alpha Phi Omega Fraternity ng UP Diliman. Nakatutok si Ivan Mayrina. Madiin ang hataw sa tambol ng UP Pep Squad. Kasunod dito, ang pagdating ng mga eskolar ng bayan, taas kamao na lumalaban. Halos mapuno na rin ang AS lobby. Umalingaw-ngaw ang pagtutol sa paglilibing kay Marcos sa libingan ng mga bayani at sa anilay panunumbalik ng martial law. Never again! Never again! Never again! Martial law! Sa dami ng uri ng protesta dito sa UP makikita ang pagmarcha ng humut-humad para iparating ang mensahe nila. Ang taunang oblation run ng Alpha Phi Omega, nataon sa Black Friday protest kontra sa naging hero's burial kay Marcos. 39 years ago, nagsimula siya dahil kay Marcos. 39 years after, si Marcos pa rin yung dahilan kung ba't kami tumatakbo. Kapayapaan may hustisya ang mensahe ng oblation run ngayong taon. The oblation is a symbol of vulnerability, of self-sacrifice. Every time we do a protest run like this one, tingin namin, we are sacrificing whatever we're hiding. We are being vulnerable.
And by doing so, we are open. Bahagi rin ng tradisyon ng Alpha Phi Omega mamigay ng mga bulaklak sa mga kababaihang madaraanan. May kinikilig at may nahihiya. Pero karamihan nakikita ang mas malalim na kahulugan ng hubad na protesta. It's more than just running around naked. It's more of fighting for the issues the country faces. Hindi talaga isang bayani si Marcos. Kaya nakikiisa ako sa kanila na ipaglaban na hindi tama yung ginawang paglibing kay Marcos sa libingan ng mga bayan. Ivan Mayrina nakatutok, 24 oras. Nasa isang safe house sa Lingayen, Pangasinan, si RONNIE DAYAN matapos sumarap sa pagdinig kahapon sa Kongreso. Nilinaw naman ng pulis na under protective custody si DAYAN. Hindi siya arestado at hindi rin daw illegal detention ang ginagawa sa kanya. Live mula sa Urbistundo sa Pangasinan, may report si Mav Gonzalez. Mav? Jessica, hanggang sa ngayon nananatili nga sa isang safe house dito sa probinsya ng Pangasinan si RONNIE DAYAN, ang dating driver bodyguard, dating nakarelasyon at umunoy bagman ni Senadora Leila de Lima. Pasado alas 10:30 kagabi nang dumating sa tanggapan ng Pangasinan Police Provincial Office sa Lingayen ang convoy na naghatid kay RONNIE DAYAN mula sa pagdinig ng kamera. Agad na isinailalim sa medical check-up si DAYAN. Ayon sa medical officer ng Pangasinan Provincial Hospital, normal ang vital signs at blood pressure ni DAYAN. Medyo stressed or pagod na rin si RONNIE. So far ang active problem is yung musculoskeletal strain lang on both thighs. Ayon sa acting chief ng Police Community Relations Branch ng Pangasinan PPO, na si Police Chief Inspector Dem Magdaan, hindi arestado si DAYAN, kundi nasa ilalim lang ng kanilang protective custody. Tinanong naman siya sa Senate Inquisitor na kung gusto niya umuwi. So, uwi nga siya. As to when, how, and one, for purpose of security siguro, we cannot divulge it as of the moment. Mula rito sa Police Provincial Office, ibinyahe si RONNIE DAYAN papunta sa isang safe house kaninang alas 2 ng madaling araw. Wardyado siya ng mga tauhan ng PNP Pangasinan at tanging pamilya at mga abogado lang niya ang pwedeng bumisita roon. Doon na siya nagpalipas ng magdamag kasama ang kanyang asawa, dalawang kapatid at isang anak. Kailangan ng clearance sa provincial director bago siya mabisita. Dahil may banta umano sa buhay ni DAYAN, hindi patiya kung hanggang kailan siya mananatili sa safe house. Hindi naman daw humiling ng police escort ang pamilya niya. Kailangan may security talaga siya. Hanggang kailan siya? Hanggang sabihin ng Congress na wala na. Kasi marami pa siyang mga gagawin. Mag-undergo din siya sa yung witness protection program. Ayon kay Police Senior Superintendent Ronald Lee, wala namang ilangan sa pagitan ni RONNIE at kanyang asawa kahit na angkat ang relasyon nila ni Senadora Leila de Lima. Usap, kakatsawa ngayon dalawa. Parang mo na lang casual na lang ng kaibigan. Sir, pero yung kagabi, magkasama yata sila sa court. Ang nanay ni DAYAN nag-aalala. Payat siya. Kaya naawa ko sa anak ko. Matagal nung hindi ko nakita. Aniya, naiipit lang ang anak niya sa sitwasyon. Walang kasalanan siya. Papangala lang po na huwag lang Nang lumalapi kay ato. Takot mo ba kayo para sa kanya? Hindi naman. Magandang ugali ni ato rin. Tinawag ni Senator Leila de Lima na public hanging ang ginawang investigasyon sa Kamara. Ayon sa Senadora, makitid ang isip ni House Speaker Pantaleon Alvarez at walang galang sa babae. Para sa Kabuang Report, panoorin po natin ito. Sumiklab ang word war sa pagitan ni Senator Leila de Lima at House Speaker Pantaleon Alvarez. Makaraang tawagin ito ng kongresista na serial liar. Sa kanilang pagbuelta, tinawag ni de Lima si Alvarez na makitid ang isip at walang galang sa babae. Sa kanyang inilabas na statement kagabi, naglabas din ang sama ng loob si de Lima, makaraang husgahan na siya ni Alvarez bago pa man ang sinasabing in aid of legislation, kuno na pagdinig sa NBP drug trade. Sinabi ng senadora na mismong ang House Speaker ang nagtulak noon para ilabas ang umano'y sex video nila ni RONNIE DAYAN. Hindi rin itinatago ng dating Justice Secretary ang sama ng loob sa dating ka-live-in matapos idinitali nito ang kanilang relasyon at pagsisinungaling hinggil sa pagtanggap ng campaign fund mula sa drug lord na si KERWIN Espinosa. Inilarawan din ito ang ginawang pagdinig ng Senado na may public hanging
Ngunit tiniyak nitong balang araw ay haharapin niya ang kanyang mga kritiko. Kasabay ng paglulunsad ng Commission on Women sa 18-day Violence Against Women campaign, nagbigay ng isang talumpati si Vice Presidente Lenny Robredo kung saan inihayag niya ang kanyang pagkaalarma sa pambabastos ng ilang netizens sa mga babaeng realista. Ang detalye sa ulat ni Lala Babilonio. Malaman ang naging talumpati ni Vice President Lenny Robredo sa paglungsad ng Violence Against Women campaign ng Philippine Commission on Women, ikinaalarma ni Robredo ang pambabastos ng ilang netizens sa mga kabataang babae na nagsagawa ng kilos protesta laban sa paglibing kay dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Isa na rito si Anne Nicole De Castro, ang raliyistang binastos ng ilang netizens matapos mag-viral ang video nito kung saan siya ay nakikipagpalitan ng argumento sa isang Marcos supporter. Mariing tinuligsa ni Robredo ang umano'y online sexual harassment at aniya panahon na upang maipasa ang inilatag na panukalang batas ni Senator Risa Ontiveros na Gender-Based Electronic Violence Bill. Controversial din ang naging pahayag ni Robredo tungkol sa misogyny. Day after day, women in this country must defend themselves from every instrument of abuse and aggression. Strangers openly leering at our bodies. Unwelcome comments about our looks, our breasts, our legs. Blatant condescension in the workplace. Matatandaan, dating nagbiro si Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa maiksing damit ni Robredo. Ngunit ani Robredo, hindi niya pinatatamaan sa kanyang naging pahayag ang Pangulo. Ay, hindi. Tingin ko kasi general na form of abuse na tinatanggap ng mga babae, yung parang tinitingnan yung katawan lang natin. Sinabi rin ni Robredo na nagkaroon ng slut shaming sa pagdinig sa kamera kahapon kung saan idinetalye ang relasyon ni Senator Leila de Lima at dating driver bodyguard nitong si RONNIE DAYAN. Tinitingnan ko online yung mga klase ng questions na tinanong, parang ano yun eh, totally unnecessary, bastos na talaga yung iba. Wala siyang lugar dapat sa isang institusyon na dapat nirerespeto natin bilang institusyon. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Pinamamatyagan pa o na ng National Capital Region Police Office ang Muslim lady na umano'y supplier ng droga ni KERWIN Espinosa. Ayon kay NCRPO Chief Oscar Albayalde, posibleng ito rin ang pinagkukunan ng ilang tulak ng shabu sa Muslim communities. Si George Bandola sa detalye. Matyagan na ni NCRPO Chief Oscar Albayalde si Lovely Imbal, ang diumanoy Muslim lady na supplier ng droga ni KERWIN Espinosa. Mula sa naunang pahayag sa Senado ni KERWIN, nasa bahagi ng Makati diumano ang illegal drug supplier. Yes, mayroon tayong effort dyan. Actually, pati yun sa New Bilibid Prison just lately, di ba, meron tayong pinresinta na nakakuha ng 22 kilos. Yun ay ang connect din yun sa New Bilibid Prison pa rin. At lumalabas na talagang big time yung source doon. Si Imbal di umano ang pinagkukunan ni KERWIN ng droga kahit noong nakakulong pa ito. Ito rin marahil ang pinagkukunan ng ilang tulak ng shabu sa mga Muslim communities, bagay na kinatatakutan daw ng mga pulis. Hindi pwedeng kasi basta-basta papasukin ng mga mangilan-ngilan na pulis lang yun. Alam naman natin na talagang madidisgrasa sila pag kukunti silang pumasok doon. Sa Quezon City, napasok na raw ng pulisya ang ilang Muslim area kung saan pinaniniwala ang nagkalat ang bawal na gamot. Dito sa atin, meron tayong Salam Compound dito sa Barangay Kulyat na before it was untouchable and impenetrable. But with the effort ng ating station commander, Superintendent Danny Mendoza, in coordination with the barangay officials and the leaders, itong mga Muslim tribal leaders, napasok yun for several times. Tiniyak din ng NCRPO na unti-unting nagtatagumpay ang kampanya ng pulisya laban sa illegal na droga mula sa mga Oplan Tokhang at Project Double Barrel. Dan na yung ano natin, yung surrenderers natin are already more than 100,000, 120 more or less, yung 120,000 na ang nag-surrender sa atin. No? Yung mga arrest natin, almost 12,000 na. No? Compared sa yung napapatay na sa police operations, almost mga 1,000 yung napapatay natin sa police operations. Para sa PTV News, George Bandola.